Ayan. So guys, may tuturo ulit ako sa inyo regarding sa pagpaprogram ng ICOM BET. So, ang gagawin natin, tetesting natin itong radio reset. Power output setting, squelch adjustment, frequency programming, simplex, kasama na yung paglalagay ng tone, storing channel to memory, deleting channel to memory. So guys, umpisa na natin. So unang gagawin natin ay radio reset, kung paano mag-reset ng ICOM BET. So ganito lang guys, pipindutin lang natin to ng sabay, itong MONI saka BFO MR, then power on. So ganito yun guys, off muna natin yung radio habang nakapindot tong MONI saka MR. On natin yung radio, dapat ang lalabas niya ay clear. Yan. Ibig sabihin, pag ganyan na naka-display, naka-reset na siya. So, subukan naman natin pangalawa, yung power output setting. So, paglalagay naman ng power output setting niya, pindutin lang natin itong function. Function. Ito, number 9. Yan. Yan guys, so dito sa ano, may lalabas na L. Ibig sabihin naka low power. Pag pinindot ulit natin yung function 9, mid M naman nakalagay, mid power. So pag pinindot ulit natin yung F function 9, pag walang naka-display dyan, naka-display, yan may naka-display pala na H, naka-high siya. So, ayan guys, na gawa na natin tong radio reset, power output setting, yung squelch adjustment naman. Adjustment naman ng squelch. Ang pag-adjust naman ng squelch, pipindutin lang natin to. Itong MONI, habang nakapindot, pindutin lang natin up. Ayan. Habang nakapindot, up and down lang. Normally, ang ano nyan, squelch 3 lang. 3. Ayan. Pag naka-adjust mo na, bitaw mo lang yung MONI. So, naka-squelch 3 na siya. So, yung frequency programming naman sa simplex, ganito lang, kung may frequency kayo, frequency na kayo, 6 digit lang. Pe-press nyo lang yung 6 digit sa keypad. Kunwari, 150, 125, 1, decimal 125. Hindi mo napipindutin yung decimal kasi wala naman siyang decimal na ano sa keypad eh. Diretso 6 digit lang. So, kunwari ito, wala siyang tone. Walang tone yan. Ang pagpapalabas naman ng tone ay ito. Pindutin mo lang itong function. Tapos, yung set number 8. Ayan. Yung RT, yan. Yung tone sa RT means sa transmit lang siya may tone. Tapos, ito lang yung menu niya, yung yan, up and down niya. Ito naman CT, ibig sabihin yan, transmit tone. Tone, transmit, receive, tsaka transmit my tone. So, ito. Ito naman, tone din to. Digital tone naman siya. Pwede mo rin itong gamitin, pero kadalasan, ito ang ginagamit, yung tone na to. So, kunwari, ang tone natin ay sa RT tayo. Kunwari, receive lang yung may tone. Re-adjust na rin natin to. Ang pag-adjust, ito, sa taas. Kunwari, 100 yung tone. Yan. Adjust na rin natin yung CT tone sa 100. Tapos, press mo lang yung PTT. Yan po mga sir, tsaka ma'am, wala pa pong tone yan. Pagpalagay naman po ng tone dyan sa, ano, sa taas, press nyo lang itong F, function 1.
So may nakalagay na note, note, note dito. Yan, ibig sabihin sa transmit lang may tone yan. Kunwari ito yung frequency, pag nag-press kayo, sa transmit lang may tone. Yan. Pero pag pinindot nyo yung function F tsaka 1 function, pag speaker sign yan, receive tsaka transmit may tone. Okay. Yan. Ang gagawin naman natin ito pag save naman ng channel sa memory. Pag save sa channel sa memory, yun pa rin, ito pa rin asterisk, ito yung function, ito function, tapos itong MR, ito magbibling siya. Ibig sabihin kung anong channel mo siya ilalagay. Ang paglilipat ay ito, ito sa taas lagi, ito, ayan, ito pala, ito. Ako na, sa channel naman natin lalagay, press na ulit natin itong function. Function, tapos itong MR, long press. Pag tumunog na, ibig sabihin nakasave na channel 1. So, pag tinignan naman natin, tingnan natin sa memory kung nakasave na siya. Ayun, nasa 1 siya siya. Channel 1. Ayun. Subukan natin ng ulit mag-save. So, pag-save ulit, ito muna tayo, maglagay ulit muna tayo ng frequency. Press muna natin tong BFO. Yan. Pag walang nakalagay na MR, ibig sabihin na sa pwede ka mag-enter ng frequency. So, 1, 4, 6, 0, 0, 0. Ayan. Save ulit tayo. Press lang natin tong ito, function, then MR. Magbiblink siya ulit. Ibig sabihin kung anong channel mo siya ilalagay, ito lang pag paglipat. Lagay natin sa channel 2, press lang itong function, then ito, MR ulit. Yan. Okay, tignan natin kung nakasave siya sa channel 2. Yan, nakasave siya. So, yan guys. So, tapos na natin. Ang gagawin, huling gagawin natin ay ito naman, di-delete naman tayo ng channel. So pag-delete naman ng memory channel ay ganun pa rin, dapat nasa memory channel ka kapag mag-delete ka ng nakasave. Ayan, naka-MR tayo, magbubura tayo ng channel. Ito lang ulit, function MR. So mabilis lang dapat. Channel, buray natin channel 2. Ganito lang, function MR lang din. Yun, seal mo siya, ganun. Ganun lang, para mabilis. So, tignan natin kung may ito pa. So, wala. So, ulitin natin, burahin natin yung 0. Ito, burahin natin yun. Function, ito, 0. Yan, burahin natin, ganito ha. Mabilis lang, function MR. Mali. Yun, ganun. Memory. Natin kung may naka-memory pang 0. Wala na. Natitira, 1 na lang. So guys, yan. Hanggang sana may natutunan ulit kayo sa video ito. So kung meron kayong katanungan, drop by lang po kayo sa page ko o kaya sa mismong FB account ko. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.